So ito guys is isang kilong ube yung binili ko. Pakuluan po natin siya. Ilagay natin siya sa isang kasirola na may tubig. Inulutuin natin ng 40 to 15 minutes. So ayan guys, luto na yung ating ube. Tatanggalin na lang natin yung mga balat niya. Tapos dudurugin natin siya. So ito guys, tatanggalin ko na yung balat ng ating ube. So kailangan natin siyang gamitan ng kutsilyo. Or kung sobrang lambot naman, hindi lang siya kailangan gamitan ng kutsilyo. So ayan, medyo matrabaho talaga to ube halaya. Pero sulit naman kasi sobrang sarap niyan. So mainit pa siya. So ayan guys, kailangan na natin durugin ang ating ube. So wala akong pang durog ng ube. So mamano-mano ko na lang siya. Gagamitin ko na lang itong sandok na to. So pwede naman siya. So ayan. Ito na yung itsura guys ng nadurog kong ube. Ilagay natin yung isang lata ng Alaska evap or kahit anong evap na gatas yung gamitin, pwede. 1 cup of sugar at haluin natin mabuti hanggang matunaw yung asukal. Ilalagay na natin ngayon yung dinurog na ube. So ayan, ang hirap niya tanggalin ha. Yan, ilagay lang natin siya. Saka natin siya haluin mabuti hanggang ma-absorb na niya yung gatas. So ayan, ilagay na natin yung isang condense ng Alaska. So maliit lang po yan para hindi siya masyadong matamis, pero depende pa rin sa inyo kung gusto niyo matamis. Pwedeng yung mas malaking condense yung ilagay niyo. At haluin natin siya. 2 cups of gata. At haluin ulit natin. One teaspoon of salt. So ayan guys, medyo malapot na siya. Ilagay na natin ang 1 teaspoon of ube flavor para mas lasang lasa yung ube. Pero optional lang yan, kung ayaw nyo maglagay okay lang po.
So ayan guys, luto na yung ating ubi halaya. Haluin ko lang siya ng mabuti. Ayan, luto na siya. Ang creamy-creamy na niya. Ito na po ang ating ube halaya, creamy ube halaya. Pwede nyo po siyang ilagay sa refrigerator. So, ito yung itsura niya guys pag nalagay siya sa ref. So, ayan. Sobrang creamy niya. Hindi siya ganun katamis. Kaya, itry nyo din to guys. Bye!